Okay, marami pang mga tao kagaya ni Steve Jobs, Lady Gaga, Bill Gates, Albert Einstein, marami pang iba. At lahat po yan, dumaan po yan sa failure o mga pagsubok, pero hindi sila natakot. Pangarap mo bang na gumaan ang iyong buhay? I-visualize mo lang, matutuloy yan, no? Pangarapin mo, kasi once sa pinangarap mo, mangyayari naman yan, katumbas ng pagsisikap at pagsisipag, diba? O kaya naman umasenso, paano nga bang mamuhay ng masaya at masagana? Halina't mangulot ng kaalaman at tips ng pangkabuhayan sa Golden Treasure Program kasama si Emily Diaz. All right. Okay, so magandang araw po sa inyong lahat. At welcome po sa programa ng Golden Treasure Skills and Development Program. Nasaan man kayo ngayon, sa ang sulok ng mundo ay siguro gabi dyan. No, dito araw sa Pilipinas. So ano man ang inyong ginagawa, nagda-drive, nagluluto, o kung ano man ginagawa, nagpapahinga, ay binabati po kayo ng isang napakagandang araw. Kayo ay nakikinig ngayon sa podcast ng Golden Treasure. At ito po ay sa courtesy ng Golden Treasure Skills and Development Program. At ganun din ang ating host dyan sa Canada, Filipino World Channel. At ang programang ito, Golden Treasure, itong podcast na ito ay ang layunin ay upang makapagbigay ng inspirasyon at pag-asa sa pamamagitan ng mga life tips na itinuturo dito, no? Sa programang ito. Alam nyo ba na ang Golden Treasure Skills and Development Program ay 23 years na po na naglilingkod sa mga kababayan natin sa pamamagitan ng mga entrepreneurial skills, livelihood at mga lifestyle seminars na ibinibigay, no? 23 years na po, so kung next year ay magti-24 na. Can you imagine, halos sa mahigit 2 dekada na ang Golden Treasure. At alam nyo, dun sa 2 dekada na yan, ay napakarami pong natulungan. Yumaman, gumanda ang buhay, natuto ng mga skills, mga kaalaman na yung mga natutunan nila, kasi yung Golden Treasure, nagtuturo din ng baking, yan, mga meat and fish processing, kung ano-ano pa, mga sushi making, halimbawa. At na-serve nila sa kanilang hapagkainan, no, para sa mga pamilya nila o sa mga loved ones nila. At yung iba din naman na nag-a-attend ay nandoon upang nag-attend upang makapagtayo sila ng mga negosyo. At ngayon, karaniwan, no, ng mga nakapagtayo ng negosyo na yan ay naging successful na ngayon. At ngayon, no, meron tayong mamaya-maya ay meron akong i-interviewin na isang panauhin natin na batang-bata. No, magsi-share siya ng kanyang experience, kung ano yung kanyang mga naging ganap sa buhay, no? At sana ma-inspire tayo, lalo na po kayo. Dahil ako na-inspire, sana ma-inspire din po kayo. Yan. Yung mga nag-attend ng mga seminars na dito sa Golden Treasure ay kumbaga na-level up yung kanilang mga knowledge, kaalaman. Dahil nandun sa mga natutunan nila sa pamamagitan ng mga seminars na naibigay natin. At itong podcast na ito ay isang platform na nagtuturo dun sa mga nagnanais na matuto upang magkaroon ng tamang diskarte sa buhay nang sa ganun ma-overcome natin, ano. So nag-share din tayo ng mga right, yung mga kumbaga maging street smart ka, mga diskarte sa buhay, para makatulong, no, na kung paano mo lalabanan yung mga challenges na na-encounter natin sa araw-araw. I know marami sa atin dyan, no, na nakikinig din ng mga, minsan kasi sa Facebook, sa YouTube, may mga magagandang mga tips din na ibinabahagi dyan kung paano yung tamang behavior natin para ma-overcome yung mga challenges. Dito din po ay nagtuturo tayo sa podcast na ito, upang sa ganun ay maging successful tayo, healthy and wise. And in the end, anong magiging ano, pag wise tayo, no, healthy tayo sa buhay, magbibigay ito ng kaligayahan sa ating buhay.
All right. So mapapakinggan niyo po ang podcast na ito sa courtesy ng Filipino World Channel at ang ating host ay nandyan pa ho sa Alberta, Canada. At mapapakinggan niyo ako any time of the day, anuman po ang inyong ginagawa. Sa pamamagitan ng Facebook, YouTube, Spotify, IGTV, Apple Podcast, Player FM, iHeartRadio, Buzzsprout, Amazon Music, eh nakikita niyo po sa screen, Rumble TV, Dailymotion, and Audible. And of course, syempre no, kailangan kong batiin yung mga kababayan natin na nagda-download sa iba't ibang sulok ng mundo, no, ng podcast o mga program na ibinabahagi ng Filipino World Channel. So nais kong batiin yung ating mga kababayan dyan sa Amerika, sa Canada, sa Europe, sa South Africa, Latin America, at kung ano nung sulok ng mundo na may Pilipino. Yan, dina-download nila to. Lalo na sa panahon na free sila. At ganoon din syempre hindi papahuli itong mga Pilipino dito sa ating bansa mismo sa Pilipinas. Binabati ko po kayo diyan lahat. Itong 315 cities and 42 countries na audience ng Filipino World Channel. All right, so mag-move on na tayo no sa ating taksa sa araw na ito. Yan, alam niyo naman every episode, this is already the 31st episode. Ika-31 episode na po ito ng pagpo-podcast mula sa Filipino World Channel. At ang ating paksa sa ngayon ay, kumbaga, is a college degree the key to success? Or yung bang, halimbawa, pagkakaroon ba ng degree sa kolehiyo ay siya lang ba yung tanging susi sa tagumpay ng isang tao? So yun yung ating paksa sa araw na ito. So, kumbaga, hihimayin natin yan, yung ating napakagandang paksang yan. At ito'y magbibigay din ng pag-asa para dun sa mga kababayan natin na hindi nakapag-college, no? At marirealize mo na meron pa palang mas maraming opportunity. Okay, so, maari bang yumaman o maging successful ang isang tao na hindi nakatungtong sa college o sa kolehiyo? Ayan, o maari bang makapagnegosyo ang isang taong hindi nakapag-college? Well, ang sagot dyan ay oo. Pwede kang yumaman at pwede kang makapagtayo ng negosyo kahit na hindi ka nakapag-college o nakakuha ng college degree. Yan. Okay, so isa-isahin natin. Ano, sino ba yung mga famous personality sa mundo natin? No, na hindi sila nakatapos o hindi nakakuha ng college degree pero naging billionaire sila, naging billionaire o naging multi-millionaire. Okay, banggitin natin yung isang sikat na sikat na nag-imbento o nakadiskubre ng Facebook. Yan, si Mark Zuckerberg. Yan. Siguro naman walang hindi nakakakilala sa taong to, no? Dahil sa yung panahon na iniumpisahan niya gawin yung Facebook. Alam mo ba, doon lang niya to ginawa ha, yung Facebook sa kwarto niya, sa kung saan doon sa dormitoryo, na tinitirhan niya noong taong 2004. Ay kinakailangan niyang huminto sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo. At that time, nag-aaral siya sa Harvard University. Second year pa lang siya noon. Pero kailangan nga para makapag-focus siya sa kanyang ginagawa na yon at that time, na yun nga yung Facebook, ay kailangan ho niyang mag-stop o huminto sa pag-aaral para ma-devote niya yung kanyang panahon, no, dun sa kanyang ine-establish na Facebook sa mga kapanahunan yon. Yan, at maitayo yung kumpanya na yan. Nakalaunan, alam nyo ba si Mark Zuckerberg, siya yung naging world's youngest self-made billionaire. Makalipas lang ng 3 taon ha, so
ganun ka ano kabilis. So can you imagine, 3 taon pa lang yun, di ilang taon na yung Facebook, eh di multi-billionaire na siguro ngayon yan. No? Okay, maliban kay Mark Zuckerberg, sino pa? Si Steve Jobs, although wala na si Steve Jobs eh. No? Sa sobrang na-stress siguro sa pagtataguyod ng Apple, no? Okay? Si Steve Jobs, pero alam mo, ang laki nang na-contribute ni Steve Jobs sa mundo natin, no? Siya ang tinaguri ang one of the most famous dropouts in the history. Okay, bakit, no? Okay, dun sa interview, in-interview siya eh, kung bakit hindi niya tinapos yung pag-aaral niya sa college. Yan, ang sagot niya, kasi one semester lang siya, one semester lang niyang tinake yung college. Nung in-interview siya, ang sagot niya, bakit, ang sabi kasi, ba't ka nag-drop out sa college? Ang sagot niya, kasi ayaw daw niyang gastusin ang pera ng magulang niya para sa edukasyon na para sa kay ano ah, kay Steve Jobs ay wala raw sa isa yung education para sa kanya or meaningless. So yun yung kanyang sagot. Yan. Kaya noong 1976 si Steve Jobs, no, nag-aaral siya noon sa Reed College sa Portland, Oregon. Ay, at yung kaibigan niya na si Steve din eh, Wozniak, isa rin itong college dropout, nag-dropout din sa college, University of California naman, ay nagsanib yung kanilang puwersa, itong dalawa na to. They joined forces together and then later on founded the Apple Computer at the year 1976. Yan, so yun. So yung mga nakadiskubre pala ng Apple ay puro dropout sa college. So ilan lang ito sa mga bilyonaryo at mga sikat na tao sa kasaysayan ng mundo na nagawa nilang maging successful sila sa kabila ng hindi sila makapagtapos ng kolehiyo. So nangangahulugan na kung hindi mo nagawang makapag-college dahil na sa maaring ayaw mo, no? Kagaya ni Steve Jobs, ayaw niya, no? O halimbawa, kahit may pera siya, no? O halimbawa naman for the reason na walang budget yung magulang para mapadala ka sa college, no? Wala silang pera para mapag-aral ka, ay hindi ito dapat maging hadlang sa success o sa tagumpay mo o sa pag-asenso ng buhay mo. Dahil marami pang paraan na pwede mong gawin, no? Upang maging successful tayo at maging matagumpay. Dahil yun na nga, yung mga sikat na yan, yung mga tao na yan, si Steve Jobs, Mark Zuckerberg, si ibang di nakakakilala dyan, nagawa nilang mag-succeed, no? Eh bakit hindi mo ito kayang magawa? Okay, dito sa Pilipinas, meron akong kakilala na isang babaeng single mother, no? Ma-mention ko lang ito kasi talagang sobrang akong na-amaze sa kanyang life story. Byuda po siya. A very early age, napakabata niya nung nabiyuda siya. Pero alam mo, itong babae na to, no read, no write. So ano ibig sabihin ng no read, no write? Hindi marunong magbasa, ito talaga eh, nakaka-amaze. Can you imagine, hindi marunong magbasa, hindi marunong magsulat, paano niya nagawang maging sobrang multi-millionaire itong babae na to? Hindi ko na lang imi-mention, pero bibigyan ko kayo ng tip kung sino to, no? Alam nyo, so kung no read, no write siya, hindi siya nakatungtong maski elementary sa panahon na yon. Kasi alam nyo, sobrang hirap ng buhay nila nung araw. Pero alam nyo, no, itong babae na to, no, ngayon po, yan, actually, pumanaw na rin siya. Eh. So ang nagra-run na lang, nagpatuloy ng negosyo niya, ay yung mga anak niya. Pero ang importante, yung naitatag ng babae ito, no, na hindi marunong magbasa, hindi marunong magsulat. Ngayon po, napakarami na nahong yung mga bus line. Tumatakbo ngayon dyan sa EDSA. Bumabiyahe ka ba na Tuan, Pasay? Okay, bigyan ko kayo ng tip. Taga Bulacan po siya. Okay, taga Bulacan. Ayan. So, grabe po yung nangyari o grabe yung ginawa ng Diyos sa babaeng ito.
And then later on, no, nung lumaki-laki na yung mga anak niya, natulungan din niya yung mga anak niya, nagsawa na siguro sa bus, nagkaroon naman ng mga shipping lines, mga barko, no? O yan. Tapos, ngayon, ang ano nila, dyan sa Bulacan, meron silang mga nagpa-franchise sila ng Chowking, meron silang ganyan, mga Jollibee, mga Greenwich, yan. Dami-dami nilang negosyo talaga, grabe. So, yan po, yung babae yan, na nag-establish nitong ano na to. Eh, kailangan din natin to sa ating physiological or psychological improvement. Marami ka rin naman kasi matututunan dyan pag nag-college ka, no? Yung mga karanasan, experience. Kaya lang kasi minsan, ganito lang kasi ang medyo mali lang doon sa pagka-college kasi, ang itinuturo kasi doon ay pagiging empleyado, hindi pagiging negosyante. Yan. Kaya if ever na college ka, nakagraduate ka ng college, pero gusto mong magnegosyo na up to now, hindi mo alam kung anong pwede mong inegosyo kasi hindi naman nga ituturo yan sa college, no? Ay, may mga paraan na pwede mong gawin at pwede mong atinan, no? Ng mga, let's say, mga seminar, yeah, kagaya ng ino-offer ng Golden Treasure, nang sa ganun kapag nakapag-graduate ka, you can take those kinds of short courses katulad ng inatena ng ating panauhin ngayon, and then later on, ay pwede kang magtatag ng sarili mong negosyo. No? Yan. Ang ating panauhin ngayon ay high school graduate. Yan. Pero nagawa niya na maging isang negosyante. At napaka-successful po ng ating ano, ang nai-impress ako dito kasi napaka-bata niya pa eh. Sobrang bata pa po nitong guest at natutuwa ako dahil very cooperative siya, talaga namang very supportive din siya sa Golden Treasure at natutuwa ako na gines ko na rin to dati ito sa dun sa aking show dun sa DZAS 702 sa show ng Golden Treasure at marami siyang na-inspire. Alam mo ba nun, Adrian, may mga umatende na no, dahil na-inspire siya dun sa life story mo, no, pagkatapos kitang ma-interview. So, ang ating guest ngayon ay si Adrian Mateo. Yan. So, Adrian, kumusta? Kumusta ka na, Adrian? O teka, ano, nakamute ka ata, Adrian, nakamute. Wala kang sound. Yan. Yan. Okay. Good morning po sa mga nakikinig po. Kay Sir na nasa Alberta, Canada, tama po ba, ma'am? Si Joseph nasa Canada. Oh, such a beautiful place, ma'am. May nag-i-invite nga po sa akin na mapumunta ako diyan sa Canada. Wow. Pati po si Ma'am April Chua ng Gateway Visa Solution. Thank you, ma'am. Ah, okay. So, yun. Okay, Adrian, salamat sa pagpapaunlak mo na muli kitang ma-invite ha dito sa ating show sa Filipino World Channel sa podcast na ito. So, Adrian, pag-usapan natin yung buhay mo ngayon. So, gusto kong malaman. Yan. At saka yung mga listeners natin, magiging viewers mo natin dito sa show na to and mga listeners natin, ano yung profession mo o ano yung ginagawa mo or field of work mo bago mo pinasok itong negosyong sabon? Kasi I know, no, ngayon may negosyo ka na sabon. So ano yung profession mo bago mo to pinasok, Adrian? Actually, ma'am, di po. Unfortunately kasi hindi ako nakapag-aral na college. Eh. Kasi gawa po na financial issue. Yan. So, hindi ako nakapag-trabaho ng pumapasok ako sa office. Yung naka-corporate ka, na presentable yung damit mo. Ang mga naging trabaho ko kasi is like warehouse helper, factory worker. So, doon po umikot yung matagal na panahon ng buhay ko. Yung time po kasi na gusto ko mag-aral, wala na po talaga yung suporta sa akin. So, napilitan ako na magtrabaho na agad. At since kasi high school graduate po yung tinatanggap sa factory sa warehouse, ayun po yung naging trabaho ko.
Pero kung bibigyan pa ulit ako ng pagkakataon, why not? It really helps, pero sa tingin ko, kailangan ko muna mag-business. Kailangan ko ng business kasi business kasi talaga po yung patututo ko. Like sa school kasi, like sa school na bibigyan ka muna nila ng exam bago ka matuto na mali ka. Sa business po, medyo iba eh. Magkakamali muna ako bago ko matutunan. So, ayun po yung next. Kasi never po ako naging supervisor or manager eh. Never ako nag-manage ng isang company. So, hindi ko alam kung paano. Yun, I have a lot of meetings po bago ko po natutunan kung nasan po ako ngayon. Wow. Okay, so kung kumbaga talagang ang naging kumbaga ang naging ano mo edukasyon mo, no, yung mismong nung nagnegosyo ka na. Yan yung yes. Naging education mo ngayon. So Adrian, bakit mo naman naisipan na mag-attend ng seminar? Yun nga yung soap and perfume making na isinagawa ng Golden Treasure. Anong petsa na nga ulit yun? Medyo nakalimutan ko eh. O anong kailan ka na nga nag-attend? If I'm not mistaken, it's February 26, 2020 po. 2020. Oh, itong 2020. Taon lang na to. Kaya nga Adrian, itong taon lang na to, talagang sobra, no? Napakabago, talagang ginawa mo agad pagka-attend mo, nagnegosyo ka kaagad, no? So ano ba 'yung naisipan mo? Bakit ka nag-attend ng seminar na 'yan ng soap making sa amin, sa Golden Treasure? Yung nagkaroon po kasi ng pandemic, marami po opportunity na nawala. Andun po yung natanggal po ako sa trabaho ko kasi kailangan magbawas ng tao. Kasi nag-ano po ang IPTF na kailangan 30% lang. Eh since hindi naman po ako, wala po ako sa top management. So isa po ako sa natanggal na retrench. Although binayaran naman po ako ng company. After po yun, wala pong nagbukas na opportunities like mga job hiring. So naisip ko po, kailangan ko ma-employ yung sarili ko. Kinausap ko yung kaibigan, kuya ko na. Churchmate ko siya, hindi po kami blood related. Churchmate ko po. Nag-usap kami, nagkamustahan kami. Sabi ko, kuya, walang opportunity, ganyan. Sabi niya, kailangan natin magtayo ng business. Tapos nag-isip kami, ano yung business na pwede ngayon sa pandemic. Since na mahilig po ako sa theory, every 100 years po kasi nagkakaroon ng pandemic. So sabi ko, naisip ko, ano yung naging business ng unang panahon. Kasi kung pandemic na ngayon, tapos every 100 years is nagkakaroon po ng pandemic. At ang hinaharap problema is ang mga nakaraang tao. Sa past po, survive po sila. Doon po ako nag-research ano yung naging business nila ng pandemic. Doon nga po yung tungkol nga po sa sabon na ganyan po. Na unang panahon kasi sa Europe, hindi naman po lahat talaga. Although yung mga nakaka-afford po ng magistro, ayun po yung mga gobernador general. Nagkaroon po ng pandemic, nagkaroon ng matinding virus, hindi po sila lumabas. Doon po nagkaroon ng demand ng sabon para maligo po sila. Natakot. So, nagkaroon na. Adrian? Tanla ba? Medyo napuputol ka. Pero okay na. So Adrian, yung sinasabi mo na during 100 years ago nung nagkaroon din ng pandemic noon, mga tao din pala noon ay nakapagnegosyo din ng sabon, yun ba yung sinasabi mo? Yes. Adrian, nandiyan ka yes, pa po. Ba? Okay. Ma'am, I'm here. Okay. So, narinig mo ba yung tanong ko? Yes po. Okay. So, Adriano, habang nandun ka, ito, pag-usapan naman natin nung nandun ka sa seminar, no, ano yung naging experience mo or naging observation mo doon sa method of teaching na kinandak ng resource speaker
Which I believe ako yata yung resource speaker na yon. Yes, ma'am. Okay. Ano yung naging karanasan mo or naging experience mo? Observation mo habang nandun ka mismo sa seminar na yon. Ano yung na-feel mo? Ang una kong na-feel po kasi yung training center. Ang ganda, maaliwalas, komportable, malamig, may aircon, at napakalinis po. Wow. Yung maraan po ng resource speaker, which is ikaw po nga po yun, ma'am. Na, ito, sobrang nakaka-enjoy po, ma'am. Kasi kung di pa ako nagkakamali, nag-start tayo ng 10 a.m. to 5 p.m. So mahabang oras yun, ma'am. Pero ang na-feel ko parang bitin na bitin, ma'am. Kasi sobrang nag-enjoy ako. Parang ano, ang bilis mo kasi, ma'am, makakonnect sa aming mga nagtitraining na gano'n, wow. Na welcome welcome kaming mag-ask. Tapos yun po, magtatanong kami sa mga bagay na gusto pa namin malaman, di pa namin maintindihan. Sobrang nag-enjoy, ma'am. Tapos yun, abang may mixing na nangyayari, meron kaming sound trip na nakaka-relax, nakakagana. Parang nakaka-boost po siya. Ganun po. Yun, ganun din po. Ang masaya po doon kasi yung mga kasama ko din sa training is same goal ko eh. Kumbaga nagkaroon din po kami ng ano, meron kaming mutual understanding na okay, business, sabon, perfume making, ganun po. So yun po, naging enjoy po yung teamwork po namin, yung workshop. Okay, wow. So, grateful ako at nag-enjoy ka doon sa seminar. Okay, so ito tanong ko, di nag-attend ka na ng soap making, kailan mo naman inumpisahan? Di, pagka-attend mo ng seminar, kailan ka nag-start na mag-business? After ng seminar po kasi, nag-start na po kami agad ng kuya ko, which is siya po yung partner ko sa business. Kasi after po ng training po sa Golden Treasure ay meron na po talaga kaming sinimula na produkto. Kumbaga bago po kami magtayo ng soap making business, meron na po kaming plano na ito yung business namin, tapos kailangan na lang natin i-training magaling na training center na research ko po yun kung ano po yung mga magandang review online, magandang sa YouTube. Kaya po napunta kami sa Golden Treasure. So after po ng training, for execution na po lahat. So naging mabilis po production. Nilatag na po agad yung plano ng business. Meeting ulit po kami na partner ko. Yun po. Okay. Yun. So immediately. Okay, so Adrian, ano naman yung naitulong, no? Na plan siya mo na yung business. So may existing ka na pala dati, kaya lang medyo kumbaga confusing pa. So kailangan pang mag-attend ng training para kumbaga ma-complete mo yung kaalaman, 'di ba? Kasi maraming ganun na sa YouTube lang nakakapagtayo na sila ng negosyo, kaya lang may something na nangyayari sa formula. Kaya kailangan mo talagang mag-attend ng formal training. So ano naman yung naitulong nito? Di nakapag-business ka na. So ngayon, alam ko may business ka ng sarili. Ano naman yung naitulong nito sa buhay mo? Siguro mag-mention ka yung mga blessings na dumating, mga nangyari nung nagbi-business ka na ngayon, Adrian. Actually, ma'am, napakalaki po ng binago sa akin ng pagiging entrepreneur po. Kadarangan po na sa buhay. Kung hindi po kasi maitatanong ng mga tao, I was depressed, sad, and unfortunate po na meron po akong regret na hindi ako nakapag-aral. Parang yung pakiramdam po, ma'am, na sana na-experience ko yan, na pumapasok ako sa opisina, na presentable yung damit, meron ako pagkakataon na makapag-excel, ayun po talaga yung mga pangarap ko na makapasok sa corporate po. Ang nangyari po kasi, gawa ng high school graduate ako, na-expend ko po yung tagal na panahon, oras at panahon ko sa factory, warehouse,
Napakamarangal po na trabaho yun, pero para hindi ako para dun. Palagi na lang ako hindi natago. So yung start Adrian, medyo yung voice mo, nawawala ka. Ang gaganda kasi ng sinasabi mo eh. Kaya lang hindi ko marinig clearly. Oo, sayang eh. Ang gaganda ng mga mensahe mo. Okay. Oh yeah. Ano kayang dapat? Oo, sige. Sige, try mo ulit magsalita. Okay na, ma'am. Clear? Oh, yan, ganyan. Pag ganyan, clear. Ano, Adrian, umpisahan mo kasi nakakat ka. Doon sa nagkaroon ka ng depression, ganon. Parang from there, medyo nagputol-putol na. Napagdaanan mo yon? Bakit at what point na napagdaanan mo yon? Napagdaanan ko po yung matinding kalungkutan gawa ng naiko-compare ko yung buhay ko sa buhay ng iba, na sila, nakapag-well sila, may pagkakataon silang sa promotion. Kasi usually kapag may college diploma ka for promotion, meron ko po eh. Eh, sa kagayo ko po na high school graduate, so malayo po yung mga ganyan opportunity. Nagtrabaho po kasi ako dati sa isang company. Sobrang ginalingan ko po siya, nagsipag po ako. Yung company na tumawag sa akin, tapos yung mga supervisor, yung mga manager ko, pinasa po nila yung pangalan ko sa head office na okay to ma-regular, ganyan. Pero ang sabi kasi, ay, hindi ako qualified. It cannot be daw kasi gawa na. Kahit 2 years, hindi man lang daw ako nakatungtong ng college. Okay. Ganun po yung isa sa mga rejection ko. So, after po yun, kailangan ko na mag-isip na a-applyan yung iba kasi end of contract po ko. Nag-train po ako sa TEXDA. Tapos nag-apply po ako sa isang 5-star hotel. Hindi ko na po babanggitin. Pero nasa Malate po siya. Tinanggap po nila ako sa JT. Yung po na yun, maayos po yung interview na nangyari. So natanggap ako for internship po. Yung nangyari na po, nagsipag po ako, hindi po ako umabsent. Pinalingan ko, inalam ko yung mga dapat mong malaman. Nakisama ako sa mga kasama ko sa OJT. Yung time na po yun, ma'am. So, ma'am, tapos na po yung OJT ko. Last day ko na po ngayong araw. Baka sinat po kayo, pwede po ako magtrabaho. Ang sagot po sa akin ng management, Adrian, ganito kasi yan. Yung mga kasama mo din, mga graduate ng college na nag-OJT, ikaw testa ka. 3 months ka. Kumbaga, bakit ikaw yung kukunin ng management? Eh, ang dami mong kasabay mag-training. Yes. So, hindi na naman ako, reject na naman ako. So, parang, ano ma'am, parang kami may rejection na mga something like that na yung time na yun, ma'am, hindi ako natanggap sa hotel, ma'am. Pinapat ako. Kasi, kasi, nawawala ka na naman, Adrian. Excuse me, nawawala ka na naman. Yan. Medyo i-focus mo yung ano. Okay? O sige, sige, tuloy mo. Tuloy mo na. Okay. Yan, yan, ganyan. Okay. Ganun, ma'am, yung nangyari sa akin sa hotel na pinag-OJT. Natanggap po ako dun sa Malate. 5-star hotel po siya. Okay. Yung nagtrabaho po ako dun as internship, so wala po akong salary. Inalingan ko po yun, ma'am. Yun po. Okay. Tapos kahit hindi ka pa rin nakuha. Maayos sa mga... Ginalingan mo, pero hindi pa... in the end, hindi ka rin na-hire kasi ang katwiran nila, hindi ka nakapag-college. Yes, ma'am. So nagkaroon ng malaking... naman doon natanggapin. Nagkaroon ng malaking diskriminasyon, ano? Ganun na nga po. Okay. So, siyempre, so yun yung dahilan ba't ka nagkaroon, na-depress ka, yung mga ganung karanasan mo, Adrian, yun ba yun? Pero di naman po tumagal yung mga ganung pakiramdam gawa ng sobrang active ako sa church at nandiyan naman yung mga churchmate ko po para suportahan din po ako sa pangarap ko. Ganun. Yes, tama. Bakit? Ayaw mo, normal lang naman talaga sa atin na malungkot.
Pero ano yan, huwag kang magbabad doon. Kasi napakaraming niya, kagaya niya, to, ano sa'yo, support, no? May nakukuha ka sa church mo, kaibigan. Yan. Pero natutuwa ako. Anyway, oh, sige. Adrian, di ba nagninegosyo ka na, no? So okay, naintindihan ko na ngayon, no? Kung bakit ka naisip mo na magnegosyo. Okay, so ngayon, nung negosyo ka na, ano-ano naman yung mga challenges na pinagdaanan mo at sa pagninegosyo mo? At paano mo yun na-overcome? Paano mo napagtagumpayan yung mga problema, pagsubok na pinagdaanan mo sa pagninegosyo mo, Adrian? Sa struggle, ma'am, grabe, sobrang dami po. Napakahirap sa kagaya ko na from factory to warehouse na hindi naman ako magaling sa public speaking, hindi naman ako mahusay mag-close ng deal, hindi ako mahusay makipag-usap sa tao. Sobrang nahirapan ako kasi ang tagal kong tinago eh. Tapos ngayon lumabas na po ako eh. Yung nahirap, sabi ko nga, ay magbi-business ako. Nag-business kami ng kuya ko. Wala naman akong maraming kakilala. Baka walang sumuporta sa akin. Pero yun, ma'am, alam mo, pag nag-start ka pala ng business, hindi pala dapat ganun yung mindset mo eh. Kasi yung mga unang kakilala mo, sila yung hindi pala bibili sa'yo. Yung support came from the people na hindi ko po kilala. Hanggang until now, kahit yung mga big client ko po, hindi ko po yung nakasama ng matagal na panahon. Dahil na kami nagkakilala, gawa na sa business ko, ganyan, may event. Ganun po, ma'am. Yung struggle naman na iba dun, ma'am, is yun nga, like what I said nga po na hindi nga po ako naging supervisor, hindi ako naging manager. So wala akong alam kung paano mag-manage ng business. Kailangan ko muna magkamali para matutunan ko. Yung ganun po, napakahirap maging isang businessman na nagpapatakbo ng nagsisimulang kumpanya. Pero which is, ma'am, nakaka-proud kasi unlike na iba nag-supervisor sa ibang company tapos nag-manager sila. So pumasok sila doon may sistema na ma'am eh. Pero ako ma'am wala akong alam ma'am. Ako yung gumagawa ng sistema kung paano to patakbuhin, paano to mag-autopilot, ano yung dapat gawin, paano maiwasan tong failure na to. So doon po ma'am, brainstorming po talaga nangyayari. May mga time na may mga nagbabago sa akin. Mas gusto ko na mapag-isa. Gusto ko palaging ano eh, makabuluhan na yung usapan eh. I love talking about na po, hindi na po yung people na parang pinapanood ko sila, ay wow, ganyan, fan nila ako. Dati po, ganun ako eh. Showbiz po, oh, ma'am, dati, parang, yeah, wow, ang galing naman niya, ganun, ganyan. Ngayon, wala na akong time doon, focus na po ako sa sarili. So, ganun po yung nangyayari. Hindi lang po yung dapat magaling ka sa negosyo eh. Yung tinatawag nila EQ, emotional quotient, yung dudurugin tao sa paligid mo kasi nagbi-business ka, ang daming rejection, kailangan mahusay ka. Kapag natumba ka, dire-diretso ka lang, stay focused sa goal, huwag ka mawawala sa track mo, ganun po. Yes. Wow, ang galing naman, Adrian. O, biro mo yon. So, nakakatuwa, no, na kumbaga yung mga rejection mo na gusto mong ma-promote before sa trabaho, na nagsumikap ka para ma-promote ka, kaya lang na-discriminate ka, and then later on nakapagtayo ka ng sarili mong negosyo. At ngayon, ikaw na yung boss, di ba? At ang dami mong natututunan, no? Yung mga pinagdadaanan mong challenges, natututo ka dyan, ano? So, nakakatuwa, Adrian. Okay, so, eto naman, ano yung mga future plans mo? Isang taon o 5 years from now, Adrian, ano yung mga plano mong mangyari pa sa buhay mo? 5 years from now, ma'am, we are looking forward to na mag-expand yung company namin sa mga provinces eh. Sa mga malalit po. Hindi lang po kami Manila Bay, hindi. Luzon, Visayas, at Mindanao. At po, isa po sa mga future plan namin is maging number one supplier po dito ng mga raw materials na ginagamit sa paggawa ng sabon. Kasi meron po nakikipag tie-up sa amin from Inner Mongolia, China na supplier kami, pwede ba tayo meet? Ayun po, medyo ngayon hindi pa po siya possible na
mag-meeting kami. Gawa nga po na nasa pandemya pa tayo. Ganun po yung nangyayari. O talagang sobrang level up na yan, ha? Magsusupply ka na rin ng mga robots ng sabon, ha? Well, bakit hindi, di ba? Bakit hindi? Kung kaya mo namang gawin yon. Okay, so, Adrian, ano? Nag-attend ka na ng soap making sa Golden Treasure. Ano-ano pa yung mga plano mong seminar na gusto mong attendan sa future? In the near future, ma'am, siyempre, hindi na po ako lalayo. Doon po ako sa herbal organic food. Sabi po kasi yun. Pero yun, ma'am, may plano na po kami for, again, for execution. Kasi hindi naman kasi agad-agad na kapag nailatag yung plano is kasi kailangan mo pag-aralan pa rin yun. Parang more focus po kami dito sa mga household product na like dishwashing liquid, detergent. Actually, ma'am, lumakas kami kasi gawa ng, kung mapapanood niyo po ma'am yung survey na ano yung business niyo na walang dugi, nauna po yung laundry shop ma'am. Ngayon ma'am, nauna po sa Pilipinas. So ayun po, lumakas din po yung liquid detergent namin, gawa ng magtayo ng liquid. Madami pong gusto magtayo ng laundry shop. So ayun po ma'am, kinakausap na ako. Yan, may mga ganun pong ano. So talagang may potential yung sabon, ano, dahil lang sa laundry siya pala, eh, isang negosyong nagbo-boom din dito sa Pilipinas, no? Okay. Okay, so ito Adrian, ano naman yung mga, yung mensahe mo o yung message mo dun sa mga kababayan natin na kagaya mong nangarap din na magkaroon ng sarili niyang negosyo? No, na actually kahit pandemic pa ngayon, 'di ba? Nandito pa tayo sa pandemic eh, 'di ba? So, ano yung ano mo? Ano yung message mo sa kanila? Message ko sa kanila sa mga nakikinig po na nakikinig po sila. Huwag po sila nawawala mawala ng pag- Okay. Nawawala ka. Ito po sa mga nakikinig po ngayong araw sa podcast na ito. Sa mga dumadaan po sa napakahirap na sitwasyon, hindi naman po yan ano eh. Hindi po yan pangmatagalan. Bukas, maaari na sa magandang kalagayan ka na po. Huwag ka po mag-give up sa pangarap mo. Matututo ka kasi dyan sa failure. Kailangan mo pagdaanan yan. Ako ma'am, sa sales ma'am, wala akong alam. Ang daming kong rejection eh. Ang daming time na gusto ko na mag-give up. Pero ganun pala talaga yung buhay, ma'am. No? Kailangan mo munang maduro. Kailangan mo munang ma-reject. Kasi darating yung panahon pag nagkipag-usap ka na sa kanila, kahit ma-reject ka, wala ka ng pakiramdam eh. Okay. Eh, if ever po na magbago yung isip ko, message ko. Ganun na po. Unlike dati na, ano ba do, bakit ganun? Ganun po. So ngayon po, matututunan nyo naman po yun. Huwag po kayong mawawala ng pag-asa. Lagi po kayong mananalangin sa Diyos. Ako ma'am, hindi ko po credit na kahit yung kuya ko, lagi niya sinasabi na kahit ano man tong success na nararating natin, hindi to dahil mag-tayo eh. May Diyos na gumagabay sa atin. Diyos na nagbibigay na karunungan sa atin. Mga ganun. Yes. Kasi wala pang ma'am, tapos sobrang successful na kami. Mga 8 months, ganun. Oo. Palagi sa Panginoon, mga ganyan, na makatulong din kami sa iba ng mga kailangan. Yung mga dumadaan po ngayon sa problema, kumapit lang po kayo sa Panginoon. Eh, syempre kasama na yung sipag at syaga po. Oo. Eh, alam mo, Adrian, sobra akong na-inspire sa bilis ng ano mo, no? Ng yung execution mo. Kaya every time na nagkakandak ako ng soap making, talagang pinapakita ko yung mga pictures ng mga gawa mo. Alam mo, sabi ng mga participants, yung mga picture ng mga product mo, na mga deliveries mo na talagang ang dami-dami, pinapakita ko sa kanila. Tapos alam mo, sabi niya, grabe, grabe, ganun sila ng ganun. No? So talagang na-inspire yung mga participant ko. At sabi ko, alam mo, ilang taon lang yan? Ang alam mo nga, 26 ka eh. 26 lang yan, yung batang yan. Aha, sabi niya ganun. O, kasi misa may nagiging participant ako na nasa 50, mga dating OFW, no, na gusto nang bumalik dito ng Pilipinas, dito na lang sila magne-negosyo. Yan, gusto ko silang ma-inspire. O, ano naman ang masasabi mo dun sa mga
kababayan natin, let's say OFW, no, na nandito, tapos ayaw nang bumalik ng Pilipinas na nasa 50, 60 years old, may chance pa ba, may pag-asa pa ba sila para maging matagumpay sa buhay, Adrian? Ano naman ang masishare mo? Siyempre, ma'am. Actually, ma'am, yung mga OFW natin nasa ibang bansa, may fund na sila eh. Nandun na rin po yung knowledge nila. Siguro sa tagal po nila nag-business. Sila po may pag-asa pa. Ma'am, yung background nga po ng may-ari ng KFC, di ba? Dami niyang rejection. Ah, yes. Senior Oo. Na siya, ma'am, bago natin yun, ma'am. Ang daming yes, rejection. Senior na siya. Oo. Nagkakamali, binibenta niya yung restaurant. Walang naniniwala sa kanya. May isa lang Oo. Po siyang tao kausap, ma'am, tapos naniniwala na po sa kanya. Ito na po nabago yung buhay ko. O si Adam Sandler yon. Yung si Adam Sandler, yung may-ari ng Kentucky Fried Chicken, ha? Alam mo, nagkaroon pa yun ng suicidal attempt kasi naghiwalay sila nung asawa niya, tapos talagang bankrupt, naghirap. Pero at the age of senior na siya, 63 ata. 63 siya. Doon lang niya naumpisahan yung Kentucky Fried Chicken at doon siya yumaman talaga. Na up to now, maski ako favorite ko yan eh, Kentucky Fried Chicken eh, di ba? Kaya every time na road po sila, yung mga nasa 50s, 60s na ating mga OFW, huwag po sila mawala ng pag-asa, ma'am. Yung mukha ng matanda sa KFC, ma'am, mukha yan ng ano, ma'am, eh, ng success, ma'am. Kaya nga po matanda yan, gusto nyo lang ipakita na hindi pa huli ang lahat, may pag-asa pa. Yes. Oo, dahil tama. Hindi naman yan dahil sa hindi ka masipag, eh, na hindi ka matalino. Minsan, sa perfect timing din ng Panginoon, yun, ma'am, binibigay. Tama. Na ganong wow. Edad po binigay doon, ma'am. Galing. Grabe yung mga words of wisdom mo. Ha, no? Ngayon ko lang na-realize bakit pinapakita yung, hindi magpakita ng kung anong any logo, pinapakita yung mukha niyang matanda na siya, no? Kasi nga pala, it makes sense na kasi at the age of 60 plus siya, nag-umpisang yumaman. Oh, very good, Adrian. So ako, may natutunan ako sa iyo ngayon na tungkol dyan. I-share ko rin yan doon sa mga ano ko, participants. So, ma'am, yung mga nabanggit niyo po na nasa mid na 50, 60 or 70, ma'am, mas advantage sila. Isipin mo, ma'am, nakalabas sa Pilipinas, ma'am. Yung communication skills mo, yung English communication skills mo, ma'am, nandun na po yun, ma'am. Sa tanda po nila, marami na silang biniyahe. Marami na silang nakasalamuhang tao. Karanasan. Yes. Natutunan sila yun, ma'am. Okay. Very good. Ang galing, Adrian. So, salamat ng marami, Adrian. So, meron ka pa bang mensahe, last message, bago tayo magpaalam sa ating mga tagapakinig and viewers? Meron kang huling mensahe, Adrian? Ang huling mensahe ko lang po sa inyo, stay humble. Yes. Huwag po kayo pera. Huwag po kayo yung parang pag dahil sa business, gusto mo na lang pera. Sila po ay living things po, hindi po non-living things. May pakiramdam po sila. Kapag lagi mong hinahabol yung pera, lalayo yan. Pero kapag lagi mo pong gusto tumulong sa kapwa, yung concern ka po sa kanila, pera po yung lalapit sa inyo po. Yes, okay. Ang ganda, ang galing. So Adrian, I hope you all the best in life at ipagpipray ko na mas lalo pang lumaki yung business mo, yung network mo. Ang sa ganun marami kang matulungan kasi parang nakikita ko ikaw isang batang matulungin eh, no, na meron kang magandang perspective sa buhay. So i-wish ko yan na mas maging successful ka pa sa buhay, Adrian. Sana po, okay? Ingat. Opo. Okay, mangyayari yan. Kasi alam mo naman, alam mo lahat naman ang hinihiling natin sa Diyos at sa universe na to. Lahat ng ating hihiling, ibibigay naman yan eh, di ba? Okay, ma'am. Kasi ma'am, kaya minsan kasi ma'am, hindi pa binibigay yung success, ma'am, sa tao. Kasi baka may hindi ka pa ginagawa na hinihintay ng Diyos, ma'am. Baka meron ka pa, pero hinihintay yung Diyos na maisip mo muna bago ka mag-business, ma'am. Alam mo yun, okay. Ma'am, yung ganun pakiramdam na ibibigay niya sa'yo eh, basta hindi mo po ikakasama. Siyempre, tama. Siya naman po ang panang kung ano mangyayari. Di ba? Yes. Kung ang kalooban ng Panginoon na hindi ako nakapag-aral, eh ngayon po, ma'am, parang
Dati, depressed po ako, ma'am. Pero alam niyo, ma'am, ngayon parang, ay, salamat sa Diyos, hindi ako nakapag-aral. Imaginin mo, ma'am, simula ng kinder, maligo ako ng 5 a.m. papasok sa school. Nag-BBS, magtutut, ga-almusal, kakagraduate ng hanggang ganun, ma'am. Tapos pa nag-apply ka, ma'am, sa trabaho, ma'am, ganun na naman. Ligo ka ng umaga, toothbrush. Gusto ko i-break yung cycle ng ganun, ma'am. Eh. Yung cycle na hindi ka mag-enjoy sa buhay, tumulong sa kapwa habang kumikita. Ayun po yung po sa bagay na ngayon po na experience ko po. Saka ma'am, yung ano po doon kasi ma'am is sa mga naka-graduate po kasi ng college, parang ang nangyayari din po kasi sa kanila, ay ito, naka-graduate ako ng college, nasa magandang posisyon na ako, monthly may sigurado akong kita na malaki. Yung parang nabibrainwash sila ng sahod nila ma'am eh. Unlike me ma'am na hindi po ako nakakating doon ma'am, wala akong chance ma'am kundi magsimula ng business. Kailangan kong employed yung sarili ko ngayon. Hindi. Kailangan kong lumaban ma'am. Walang kumpanyang tatanggap sa akin. Nagtayo na lang po ako ng sarili ko. Sa tulong ng Panginoon, ng kuya ko na sumusuporta sa akin sa business. So, ganun ma'am. Wow. Na hindi ako galing sa pamilyang nag-business ma'am. Kumbaga, ganun din yung mama ko. Ganyan ang mindset. Magtrabaho, mag-aaral ka para makapagtrabaho ka, mag-abroad ka. Best time na mag-abroad ka kasi bata ka pa. Alam mo yun. Ngayon, parang... Opo, ito ang best time para mag-business. Yung edad ko na 27, para maaga rin po yung success ko. Paaga ko rin po ma-enjoy yung success na pinaghirapan ko. Kasi ma'am, ang iniisip ko ngayon, ma'am, ano eh, wala namang ibang mag-aalaga sa matandang Adrian, kundi yung Adrian na mas bata. Kaya yung mas malakas eh. Kaya yun, ganun po. Okay. Nakakatawa. So, yan. Kung ano, saan ka ba, halimbawa pala, may gustong umorder, mag-dealer, gusto ko makakwentuhan, Adrian, saan ka ba pwedeng kontakin? Baka gusto nila magpa-mentor sa'yo, magpaturo. Saan ka ba pwedeng kontakin, Adrian? No? Facebook mo, or ano, phone number, saan ka pwedeng kontakin para gusto nilang makipag-usap sa'yo. Message na po sa naman sa Facebook, Adrian Mateo. Yung logo ko po, nakalagay CS Pro Company. Ganun po. CS Pro Company. Yan. Kasi maraming manunood sa atin, no? Maaring mga participante ng Golden Treasure kasi ipopost to sa page ng Golden Treasure o kung sino mang OFW from Filipino World Channel o in the future o baka gusto ka nilang makausap. So, yun kanyang face, ang Facebook mo, Adrian Mateo, ang logo CS Pro. No? CS Pro Company. Yan. Yes, o, i-message message nyo siya dyan. Maski nasa abroad kayo, pwede naman kayo mag-usap eh. Viber, o Messenger, wala nang imposible ngayon eh. Kung may internet ka, everything is possible kahit anong sulo ka pa ng mundo dyan. Diba, Adrian? Malaking opportunity po kasi rin yung technology, ma'am eh. Kung yung iba, ma'am, ginagamit nila yung technology para masira yung buhay nila, ma-distract nila like online games o something na ginagawa nila na, oh ma'am, ginagawa ko yung social media, yung Facebook para makamag-motivate, makapag-share ng business sa mga, makatulungan din sila, makapag-generate ng income. Ganun po. Yeah. Tama. Gamitin natin yung social media, yung internet sa mabuting paraan, hindi para sa mga magdudulot sa atin ng konsumisyon at mga problema, di ba? Kaya yan, tama, panularan nyo Adrian, na isang bata na naging successful businessman. Dahilan sa sabon. Yung isa pa pong payo ko sa mga kabataan na gusto mag-business, ang daming libreng po na ma-business, kagaya po nito. Mag-follow po kayo dito, marami po kayong matututunan. Sa YouTube, ang dami din. Pero, yun nga po, hindi po puro idea, hindi po puro motivation. Kailangan po malaw din po kayo para sa sarili nyo po. Magtrabaho, magsumikap. Okay. Kasi kung idea lang po yan, hindi po yan mag-generate hanggat hindi mo po yan i-execute, hindi mo po yan tatrabahuin. Tama. Tama talaga. Okay, so yun, dun sa ating mga kung sino man ang nakanood ngayon at gustong makontakt si Adrian, yun na nga po, message nyo lang siya sa kanyang Facebook page, Adrian Mateo, CS Pro Company. Okay, so maraming salamat Adrian ha, sa iyong pagpapaunlak para
makasama kita ngayon sa podcast na to. And very grateful ako. At alam mo ba, maski ako, ine-inspire mo rin ako. Kaya nga, because you are an inspiration, yung mga picture ng mga gawa mo, pinapakita ko talaga yan doon sa mga estudyante ko. Tingnan mo to, tingnan nyo to yung mga deliveries niya na ang dami-dami. Pati so, ay, ang galing, ang ganda ng packaging yung sinasabi nila. Diba? Nakakatuwa, Adrian. So, idea kasi, binibigyan mo sila ng idea na pwede rin, possible din mangyari at pwede rin nilang gawin. Diba? Oh, alright, so... Ma'am, isa pa po lang payo ko sa mga estudyante po ng mga trainer, trainee po na Golden Treasure, ma'am. Huwag po kayong, pagalimbawa po kagaya ko, hindi ko sila sabing nililigaw ko kayo, pero marami kasing mga tao ang, ay, ang galing niya, gagayahin ko siya. Huwag po kayong ganun po, mag-isip po kayo sa sarili nyo, kasi baka yung ginagaya nyo po, hindi na po totoong naiging papuntang success eh. Baka kung ginagaya nyo po siya, hindi na po pala siya pa-bankrupt na po siya, ginagaya niyo yung strategy niya, eh doon na rin po kayo pupunta. Kailangan niyo po mag-isip pag po kayong, ano po, yung umaasa po sa ibang tao. Tama. Oh. Okay. So, thank you so much, Adrian. O yan ha, yung mga mensahe sa inyo ni Adrian, mga kabataan, mga senior citizen, OFW, kahit sinong Pilipino dyan o foreigner, no, na makakaintindi ng pinag-uusapan namin ni Adrian, I'm sure na i-heed nyo or pakinggan niyo yung message nang sa ganun ay magtagumpay din kayo sa buhay. No? Kaya kung ano mang pinagdadaanan nyo ngayon, kagaya ng pinagdaanan ni Adrian before na depressed, pero ngayon tingnan mo, pinaglabanan niya yon at ngayon siya ay isang negosyante na. Okay, Adrian, so thank you so much. Talagang sobra kong na-appreciate. Tugad po. Salamat, ma'am, yung podcast mo, ma'am, nagagamit po para makapag-motivate ng maraming tao. O, yun naman talaga kasing layunin na. Podcast mo, ma'am, instrument po, ma'am. Maraming salamat. Opo. Oh, eh, syempre, that is our purpose and our goal. Para makatulong naman talaga sa kapwa natin. Ano? Diba, Adrian? Okay, thank you. O, dyan ka lang muna, Adrian, ha? At, okay, so ngayon, ipapaliwanag ko naman sa kanila yung mga trainings o mga seminars na ibinibigay pa ng Golden Treasure maliban sa soap making, no? At alam nyo ba nga pala, ito, ang tagline ng Golden Treasure is that we change people's lives, no? Tagline ng Golden Treasure yan. Kasi ho, alam nyo, sa dami na po ng mga buhay na nabago, dun sa mga kaalaman na ibinahagi ng Golden Treasure, kaya yun yung talagang tagline namin. Because Golden Treasure Skills and Development Program, we are providing the tools that you need to succeed in life. So ano bang mga tools yan yung pinoprovide ng Golden Treasure? So maliban sa soap and perfume making yan nga na pinag-aralan ni Adrian, nagtuturo din ng Golden Treasure ng meat and fish processing combined with ice cream making, car wash and car detailing business operation seminar. May comprehensive din yan na 2 days, ha, yung detailing na talaga. Advanced car wash business operation seminar. At maliban dyan, meron din kami mga classes about baking, kagaya ng pastry baking class, cake baking and cake decorating, bakery shop business operation, may isang araw, meron ding 3 days, meron din tayong pizza and shawarma making, artisan bread making, at meron din mga seminar katulad ng fresh flower arrangement, candle making, at ganun din na meron din mga takoyaki, Belgian waffle, paano gumawa niyan, mga paggawa ng crepe, paggawa, mga beverages katulad ho ng coffee. Yan, ako, masyadong ina-in ngayon itong coffee shop business operation seminar, milk tea and fruit tea business operation seminar, milkshake and frap business operation seminar, at may mga online classes kami, canteen concessionaire, business franchising, at ngayon may bago kaming nadagdag, yung e-commerce, kung paano ka magbibenta sa online. O, halimbawa, nag-aral ka ng sabon, gusto mong ibenta siya online, hindi mo alam paano, ibibenta kay Lazada, Shopee, meron na rin kaming course niyan. So, pwede nyo rin atenan, no? Yung course na yan.
Okay, para malaman pa yung aming mga seminar, pwede kayong pumunta sa aming Facebook page, Golden Treasure Skills and Development Program. Ganun din, may, yan yung aming Facebook. Meron din kaming YouTube channel, Instagram. At itong mga podcast na to mapapanood nyo dyan, no, sa mga YouTube channel namin. At ganun din ho, ang aming contact number, yung 0927-641-4006. Yan. Okay, so yan, I think na-mention ko na lahat. So, sa courtesy po ng Filipino World Channel, salamat ng marami. At ganun din kay Joseph na ating nag-host dyan, na tumutulong sa atin. Yan. At magpapaalam na po tayo sa inyong lahat. At sana ay ano man ang mga challenges o masaya kayo or whatever challenges na ating pinagdaraanan, pakinggan nyo lang yung sinasabi ni Adrian. Mag-pray ka, manalig ka sa Diyos, lahat yan ay masosolve, lilipas din yan. Yan, everything is going to be fine. Yan. At mag-ingat po tayong lahat at just be happy, enjoy life. Ako, Diyos ko, life is so short, no? Para ipagmukmuk yung mga problema na yan, no? Okay lang malungkot, pero huwag ka nga magbabad dyan, ano? Maraming dapat gawin yan, magnegosyo ka na lang. Sabi nga ni Adrian. Okay, so ito po ang inyong lingkod na si Emily Diaz. Bumabati po sa inyo ng napakagandang araw. Na nasan man kayo sa sulok ng mundo, and just be relaxed and always be happy. Thank you so much.